Hello everyone, my name is Jojo and this is my first time vlogging, and this is actually a request of my mommy in England. So ano ba dapat kong gawin? Ano bang dapat kong ikwento? Anyway, first of all, I'm 39 years old, turning 40, living here in Batangas. So from Parañaque, lumipat ako dito sa Batangas to put up a church. And basically, I'm a pastor here in Batangas, Jesus the Gospel Church International. And I am now 7 years in the ministry. Well, masaya, mahirap, malungkot. Siyempre, nawala ako sa limelight ng buhay ko until now. Actually, I am a single. Na-focus ako sa pag-ministry and I enjoy it. No regrets. Walang pagsisisi. Pero natutuwa ako dahil pinagpala naman ako ng Lord. Well, punta ako sa history ng buhay ko. I am a part of a broken family, actually. My mom and my dad separated when I was 4 years old. And until my mom passed away, I haven't seen my dad. Solo lang ako sa pamilya. Wala akong kapatid. May pinsan ako. Sa Japan siya ngayon. May asawa na doon. And napakaliit ng pamilya namin. Actually, pamilya nila. Why? When I was 12 years old, I found out na adopted lang ako. Yes, adopted. Pero napakabuti at napakabait ng pamilyang binigay sa akin ng Panginoon. Ang mama ko ay isa lamang mananahi ng mga kurtina, yan, sopa, yan. Tinaguyod niya ako mag-isa. Sabi niya sa akin na lahat ng bagay na meron kami ngayon ay dahil sa Panginoon. At talaga naman pinagpala kami. Hindi sa kayamanan, kundi sa pag-ibig at pagmamahal ng bawat isa. So yes, 12 years old, sinabi sa akin ng mama ko na ako ay isang adopted. Kasi nakakarinig-rinig na ako ng mga hearsay o mga patabil na salita ng mga pinsanan, yan, kamag-anakan. Especially, hindi ko pa naiintindihan noon na ako ay ampon dahil lagi akong sinasabihan ng pinsan ko na pulot lang daw ako sa tae ng kalabaw. Kaya ganito ugali ko, ibang lahi ko. So, siguro nakita ng mama ko, yung adopted mother ko, na nagkakaroon ng konting epekto sa akin. Until one day, dahil sa lugar namin noon, Palayan. Okay, naglalaro kami sa Palayan. Yan, tumbang preso, baseball. And then, narinig ko yung sit-sit ng mama ko. Kala ko pagagalitan ako. Kala ko papaduin ako. Kasi nga, anong oras na, hapon na nun. Pero laking gulat ko, no, sabi niya sa akin na punta ro kami sa bandang malayong part ng Palayan para mag-usap. So, nag-usap kami. Inabisa niya sa akin na sabi niya, mahal na mahal niya ako. Mahal na mahal ako ng mama ko. Nagtaka ako. Karoon ako ng konting pag-iisip. Bakit kaya sinasabi sa akin ni mama to? Nagutuman o napraning o ano. Pero nakakatuwa kasi sinabi sa akin ni mama na may isang nanay na nabuntis ng kanyang amo na inchik at ang sabi niya ay gusto ipalaglag. So yun, na-meet nga ng tiyahin ko, yung nanay ko,
biological. Tapos kinausap niya ang tita ko, mama ko, na kung gusto ng mama ko raw na mag-ampon. May kibigan siya, may kilala siya na nagpapa-ampon. So, pumayag ang mama at ang papa. Yun. So, doon nagsimula. Doon nagsimula si Jojo. So, okay. So, lahat naman yun ay walang magsisisi. Kasi, blessing ni Lord, ba't ako dinila ni Lord sa pamilya nito? Malaking papapala rin sa akin. Kasi nabuhay ako. Kaya, shout out sa mga adapted guys, hindi natin dapat sinisisi magulang natin, hindi na natin dapat binibigyan pa ng malaking issue yung bakit tayo inampon, ba't tayo pinamigay. Maaaring may purpose si Lord, ba't ka dinila sa pamilya na yan, no? Totoo, walang magulang na nagangad ng masama sa kanamahal, kaya nga tayo pinampon, kasi ayaw nilang magutom tayo, ayaw nila na yung bagay na dapat para sa atin ay ipagkait nila. Kaya tayo napampon kasi malamang yun ang gusto ng Diyos, ng Panginoon, para mabuhay tayo sa mundo. May tao na mag-aruga sa atin. May mga tao rin naman na talagang somehow nandun sila sa kaisipan o nasa side sila na bakit sila pinampon, kasi hindi sila mahal o dahil ng kasalanan, dahil ng pagkakamali. Pero kung titignan pa rin natin yung other side, kumilos pa rin ang Lord, may plano pa rin ang Lord, kasi buhay ka, buhay tayo, nasa magandang pamilya tayo, at hindi tayo pinabayaan ng mga umampon sa atin. Talaga nang pinagpala tayo somehow ng buhay. Ayun, so yes, I am adapted, proud to be one. So sa mga nakaka-relate, ay we are so blessed. We are so blessed. Magkos, mas dinala niya tayo sa gusto niya mangyari sa atin. Sa pamilya na bubuhayin tayo, may bibigay yung 100% na pagmamahal para sa atin. Ngayon, I'm okay. Kahit di ko na-meet yung biological mother, somehow, sometime, no, na nag-iisip ako, asa kaya sila. Siyempre, nag-investigate din naman ako na ano kaya kung hanapin ko, sa nakatira ang nanay ko. Shout out kay Nena. Taga Mindoro raw siya. Anyway, dati siya raw yung swiper, pagawalis sa may palengke. Sana kung nakikita mo to, kamusta po kayo? Wala po kung ano mga hinanakit o galit sa inyo po. Salamat po, binuway niyo ako. Sa akin ay yes, may tanong pero sinagot ng Diyos. Kasama ko yung naroroon. Mag-ingat po lagi kayo, palakas po lagi kayo. Alam ko matanda na kayo, may mga kapatid po ko. At sana ay naalala nyo pa. Ayan. So, ayan. So, tapos na tayo doon. Tapos na tayo sa malungkot na bahagi ng buhay ko. Na masaya, malungkot na masaya. Parang roller coaster. Malungkot, up and down. Pero ito na masasabi ko, si Lord ay may magandang plano para sa atin. Alright, so again, this is my first vlog. I want to show everyone sino ako. Siyempre, sa mga darating na videos ko, masaya na yun, good vibes na yun. I assure you, mag-enjoy kayo. Ayun. So, God bless you all. God is good. And He is good to your life.